noon, ang ginagawa ko noon, naghahanap-hanap ako ng mga salamin sa kalsada. Tapos yun yung binubuo kong tank. Doon ako nag-start kung paano gumawa ng tank. Namumulot muna ako ng mga glass sa mga gilid-gilid. Tapos yun yung binubuo kong tank. Hanggang sa magkaroon ako ng pondo, yun na, doon ako nag-start gumawa ng mga premium. What's up, Fish Fam? Welcome back to our channel. Gaying up ulit from the Holy Grail Mini Yard. At today's vlog, guys, magkakaroon tayo ng konting vlog at vlog visit sa isa sa mga manupit na gumagawa ng tank at sump, guys, sa Imus, Cavite. So, sir, magpakilala ka naman. Magandang hapon sa mga nanonood ng vlog ng Sir J. Nandito kami para ipakita sa inyo yung mga gumawa sa exact po. Alright, sir, so meron mo tayong mga shoutout dyan, sir? Mga shoutout dyan? Shoutout sa Black Shop Aquatics, CNC, and sa Elmao Group, yeah, sa yan, Laguna. Alright. Ano natin to, Monster Keeper. So, tara, sumayon natin to. Let's go! Alright, guys, so ito yung isa sa mga undersump ni Sir, no, ulit. Ayan yung mga filter media niya, guys. Bale, kung papansin ninyo, no, napakahaba nito. Ay, napakataas nito. Siguro ko lang kulang mga ano to. 2 feet ata, 2 feet yan, guys. Tapos, lahat yung puno yun ng filter media dyan, guys. Ayan. So, no wonder kung ba't ganyan kalinis ang tubig ng tank ni Sir na to. Ano tawag sa ganyan design, sir? Semi-trickle overhead sump. So, ako talagang gumawa ng design na to. Ay, talaga. Ito yung nakita sa post mo rin, sa Facebook. Oo. Sariling design ko ito. Bali, talaga, ano, na napaka-effective niya. Wala, hindi siya nag-overflow. Dahil lang, ano, dito, itong trickle box, dito pa lang, sala na yung tubig. Mga tubig yung dumi-dumi. Oo, kasi nandito yung filter wall. Oo. So dito may iwan yung mga ano, mga poops or mga malalaking dumi na mula galing sa tank natin. Uh-huh. Dito yung drop sa ano, filter wall, babagsak siya, malinis na. Oo. Uh-huh. So ang mag-flow na lang dito, konting dumi na lang, yung mga BB na lang, yung beneficial bacteria, na maiiwan dito sa mga ano natin, biomedia. Oo. Uh-huh. Tapos ang kagandahan pa nito, lahat siya elevated. Yan ang chamber. Oo. So ang tubig niya, makakapag free flow siya sa ilalim nito. So mas mabilis yung rotation ng tubig, cycle ng tubig, mas mabilis. Ayan. Kaya para sa akin, very effective ang symmetrical as ang overhead sump. Overhead. Kesa dun sa mga regular lang. Kasi ang regular, once na nilagyan mo na siya ng biomedia, lagyan mo siya dito ng ceramics, nakadrop siya dun sa floor. Lulubog dito, nahihirapan siyang dumaan. Oo. So nagkakaroon ng build up ng tubig, umaangat hanggang sa mag-overflow na dito sa ibabaw, wala nang filtration na nagaganap. Oo. Unlike nung naka-elevate siyang ganyan. Lifter siya. Pagpasok ng tubig, hindi siya nahirapang tumagos sa ilalim. Kasi free flow sa ilalim eh. May dadaanan siya maluwag. Mm. So, walang built up. Kaya continuous yung ano ng tubig. Hindi siya nagka-club. Kaya ito yung pinaka-advantage nito na magkaroon ng sure, tawag dito ay ano? Box. Semi-trickle ano? Box. Symmetrical overhead sump. Yan. Kasi may trickle, parang may trickle box siya sa taas. So napaka-ideal na to, Fish Fam, sa ano kapag kayo gumagawa ng ay meron kayong mga malaking isda, diba? Kasi dito pa lang sala na yung mga poops ng at isda, no? So ito ni madalas, diba, lilinisin natin, sir, diba? So,
at least pagdating sa baba, itong mga ito natin, hindi nag-anong kumakabot yung dumi kasi alam mga ano nang bibi na, 'di ba? Mga beneficial bacteria. Beneficial bacteria na lang yung napupunta diyan. So dito maiiwan na talaga dito yung dumi. Oo. Tsaka mas madali linisin, no? Kasi ito lang ang tatanggalin mo. So ito, leave it just like that. Kung hangga't hindi naman siya nadumi, hindi naman siya nagkakaroon ng ano, ng mga algae or ano, naglulumot, hindi mo na siya kailangan linisin. Ito lang. Sa part na to. Kasi ito talaga yung sasala na dumigali sa tank. Pag bagsak niya dito, yung mga small particles na yan, yun yung magiging beneficial bacteria. Tapos dito na yung mag-i-stay sa ano natin, biomedia natin. Ceramics, lava rings, bakerols, yan na yung mag-i-stay. Matanong ko lang sir, mga magkano yung kapital sa ganito? Ano po sir, mababa lang ang kapital para sa sa 600 or 700 pesos mo, may makakagawa ka na ng 3 hanggang 4 na set ng ano na overhead sump. So ano, sa isang sump pa lang, bawi ka na. Kumbaga yung puhunan mo, bawi ka na sa isang sump. Kung nakagawa ka ng 4 niyan, 4 na set, or kasi magkakaiba yung ng size, maka-4 ka, yung 3 nun sa'yo na. So kikita ko ng almost 300% or 250 to 300%. Kikita ko okay. Pag-uwa ng sump. Tips mo para sa mga bagong tulad ko na may plan gumawa ng tank, ganyan. Pwedeng pang commercial, pwedeng pang sarili lang, ganyan. Sa ano naman, sa mga gumagawa ng tank, lalo na kung first timer kayo, start na muna kayo sa mga ano, mga beta-beta tank para doon yung mahasa yung skills nyo. Mas madali kasing gawin yung mga maliliit. Tapos, hindi siya mahirap i-build dahil maliit nga lang, maninipis yung glass. So, madali siyang pagdikit-dikitin. Pagka kasi mag-ano ka sa mga 1/4 na, malalaking tank, medyo mahirap na. Kasi ang pag-balance, lalo na yung pag-a-attach ng bawat panel, kailangan maingat para maganda yung kakalabasan ng tank. Naging hobby ko kasi to, may isa kasi akong friend na ano, na nag-ano sa akin na mag-try daw ako mag-keep ng flower horn kasi maganda. So nag-keep ako para naman sa baby ko na meron siyang mapaglaruan. Tapos mula doon, daladala ko ang Cavite kasi na from Caloocan kami. Tapos naglipat kami sa Cavite. Daladala ko yung small tank ko, 15 gallons. Tapos isang flower horn ang alaga ko. Nang mamatay yun, doon ako naghanap ng mabibilhan pa. Kasi gusto ko talaga magka-flower horn ulit. Doon ako nagkaroon ng interest na maghanap ng mga groups para makakuha pa ako ng idea sa pagkikip. Tapos may makilala. Then yun nga, nakilala ko yung mga breeder dito, mga sikat na breeder, mga seller, and then sila JR Kabotahe. Ayan. Ayan, ano yan? Talagang mga pioneer yan. Sila Kuya Lito Ortiz, si Ali Bourbon, sa rin sa mga breeder. Tapos, yung mga seller natin dati, sila Boris Reyes. Yun, yung mga yon. Tapos, yung mga Takusa, ano, Takusa Group. Doon ako nakakuha sa kanila ng idea sa pagkikip. Hanggang sa matuto na ako gumawa. Kasi, noon, ang ginagawa ko noon, naghahanap-hanap ako ng mga salamin sa kalsada. Tapos yun yung binubuo kong tank. Doon ako nag-start kung paano gumawa ng tank. Namumulot muna ako ng mga glass sa mga gilid-gilid. Tapos yun yung binubuo kong tank. Hanggang sa magkaroon ako ng pondo, yun na, doon ako nag-start gumawa ng mga brand new. So yun, Fishman, sana marami tayong natutunan sa bale paggawa ni Sir Axl ngayon ng ating tank, no? Tapos pati sump din. So again, sir, meron tayong ibang klaseng sump, di ba? Yes, sir. So, ano yung mga yun, sir? Ang ano natin is, doon, meron tayong regular, yung simple lang, kung ano yung nakikita nyo mostly sa mga common commercial or mga seller na ano, yun yung regular sump. Meron naman tayong lifted chamber. Yun yung mga patungan, may mga patungan siya sa bawat chamber ng ano, ng biomedia. Meron naman tayong upgraded na, yung tinatawag natin semi-trickle overhead sump. Yun yung sarili ko pong design. Ay, no? Yun. Bali, mas maganda po siya, mas effective po siya. Pwede nyo po siyang kargahan ng malakas na motor.
unlike ho dun sa mga regular na hanggang dun lang sa capacity ng ano, kung sa pang 75 lang yung tank mo, pang 75 lang din yung pump, tapos regular sump lang. Pero dito sa semi-trickle po, pwede po kayo mag-upgrade ng pump na mas malakas. So mas more effective po siya sa mga regular. Di siya bumabara, no? Oo, di siya bumabara. Ayan. Tested na po yun. Marami na pong nagpatutuon nun. Sir, if ever ba na, ano, pwedeng diba walk-in, no? Pwede naman silang mag-walk-in dito? Pwede naman mag-walk-in, sir. At saka, ano, mas maganda yun na inform niya ako para naman kung may kailangan kayo, hindi masayang yung pagpunta ninyo para maigawa ko rin kayo kung anong kailangan ninyo. Ayan, guys. So, to see is to believe tayo, guys. So, meron talagang mga ganun tao talaga na gusto nila makita yung paggawa para at least, diba, quality and promise. Ayan, sobrang napakaganda ng mga gawa ni sir dito. Sa bali na sir, sa mga gustong bumili sa'yo, may mga parang Facebook page na pwedeng puntahan nila? Sa mga gusto pong bumili, pwede nyo po i-visit yung page ko na Axl Aquazone. Pwede malagay dito dyan sa taas na yan? Yes, sir. Ito. I-ano natin, ipopost natin, ibibigay natin yung link na ano sa Axl Aquazone. Tapos pwede nyo rin po ako puntahan sa main account ko. Axl El Regino, nandun po. Lagyan din sa baba. Yeah. Yes po. Diyan nyo po makikita lahat ng mga gawa ko. At saka yung mga update sa mga ginagawa ko pa. Willing na o gusto kumuha ng tank natin na built-in. IAO tank, all-in-one tank. Check nyo lang po yung page ko and then yung main account ko. Doon nyo po makikita yung mga design ng all-in-one tank natin. Maganda po. Makakabili po kayo ng iba't pang kulay. White, blue, black. Yan po ang mga design. Or pwede combination of colors. Magsabi lang po kayo. PM nyo lang po ako sa mga interesado po. And sa mga siguro hindi familiar, no? Anong tawag ulit, sir? IAO. All-in-one tank. All-in-one tank. Sump sa pinaka-tank mismo. So, hindi na po siya kailangan ng overhead or mas basic kasi pagka may overhead, yung kasi halos tank lang ang makikita mo, nandun na lahat. Ito, lagay na sa screen guys para at ma-idea kayo. Ito yung all-in-one? All-in-one tank. Tank, ayun. Ayun guys, if ever talaga na gusto nyong bumili ng sump or tank, magpagawa, ayun, customize guys. PM na lang sir, no? Para sure, no? PM nyo na lang siya guys. PMs na kita guys. And so ayun guys, so again, maraming salamat sa pagsama sa amin today. And don't forget to like, comment, and subscribe. See you in our next vlog. Bye!